Hello guys, welcome to another video. May nagtanong sa akin, "Hi chef, may idea ka ba kung magkano mag-pricing sa mga dessert buffet?" So here is my opinion or suggestion kung paano nga ba kumuha at gumawa ng pricing ng mga dessert buffet or dessert table. Maraming factors na kailangan nating i-consider. Iisa-isahin natin yan. First, yung prices ng mga pastries or desserts. And you have to think kung ano yung mga i-offer mo. Kailangan mong alamin yung location ng event, if outdoor or indoor. Kasi kung outdoor, kailangan mong i-check yung shelf life ng items. Okay ba ilagay yung items sa outdoor, mainit, ng matagal na oras, ilang oras. Especially kung gagamit ka ng mga fresh creams, fresh fruits, and etc. Yung mga madaling masira na mga raw materials or mga items. And then, kailangan mo din i-check food safety issues. And ang dami kong nakikita na gumagawa nung charcuterie board, tapos outdoor sa Pilipinas, nakatenga yung mga cold cuts and mga cheese. So, for several hours, which is para sa akin, it is may issue yun about food safety issues. So, malaking issue yun at malaki ang tendency na sumakit yung mga tiyan nyo kapag yung mga cold cuts is hindi nalagay or tama yung handling. So, may mga temperature yan. So, once na nilagay mo na yan sa ambient temperature, nagmumultiply na yung mga bacteria at nasisira na yung mga pagkain. Hindi natin nakikita by eye, pero madami na pala siyang mga bacteria. So, you have to understand yung food safety issues kapag mag-o-offer kayo ng mga food or desserts. Second, rent ng mga items, depreciation. Kung hindi nyo alam yung depreciation, i-check nyo yung isa sa mga vlog ko na ginawa kung paano kumuha ng depreciation. Sa small wares, yung gagamitin mo na ice, cling wrap, cooler thermal bag, insulated, ganoon. Dry ice, trays, tongs, decorations, plates, disposable cutleries. Kung magbibigay ka ng extra containers or box para sa mga takeaway or leftover. Kailangan mo ding i-charge yung delivery papunta dun sa location. Yun yung logistic fee. Labor sa magsi-setup, ilang oras siya mag-setup? 1 to 2 hours. Kailangan ba ng staff or attendant or food server? 4, contract para sa mga damaged item or missing items. Kailangan yung humingi ng deposit or safeguard para hindi kayo mahirapang maningil. Return pickup ng mga small wares and decoration items, etc. Kailangan nyo gumawa ng list of small wares or checklist para alam nyo kung ano yung missing. Review and feedback for improvement. So, naglagay ako dyan ng example. I-check nyo na lang. Ayan, marunong ka na.